lumalapit lang ako rito. At gusto ko lang alamin kung natanggap mo mga bulaklak. Nakita mo naman, di ba? Salamat. Napakaganda. Ang babata pa natin. Bakit napaka-formal mo? Ikaw ang bahala, Ricardo. Nandyan pa ba yung nagpapakit sa yung attorney? Oo. Pinagalitan niya ako dahil nagkamali ako sa pinagawa niyang sulat sa akin. Pero gusto mo magtrabaho sa kanya? Hindi naman mahirap ang trabaho. Sige, kailangan ko nang ulitin ang pinagagawa niyang sulat. Kailangan mo ba siyang makausap? Hindi. May gagawin ka ba pagkatapos ng trabaho mo? Wala naman. Pwede ba tayong lumabas para magkape? Oo, sige, Ricardo. Teka, pagagalitan ka ba ng ate mo kapag ginabi ka sa pag-uwi? Sigurado na yon. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko naman siya. Gusto kita, Ricardo. Kaya tinatanggap ko ang imbitasyon mo. Kahit na sermon pa ni Ate Meche ang sasalubong sa aking pag-uwi. Pasensya na. Kung tama ang pagkakaalala ko, nung magkita tayo sa Paris, nabanggit mo sa akin na may mga anak ka na, kaya bueno... Hindi, hindi. Iniisip niyo lang siguro yan. Wala naman akong mga anak, maliban kay Gustavito. At si Rodolfo ang ama niya. Baka naman nalito ka lang sa aming mga modelo mo. Marami kami. Ganun na nga siguro. Pasensya ka na. Nalito lang siguro ako. Siya nga pala, may naisip ako magandang ideya. Ano kaya kung magkaroon tayo ng isang fashion show? Ah, maganda yan. Kung tutulungan mo ako, hindi na ako mahihirapan sa show na ito. Tutulungan kita sa lahat. Ah, nakikita ko na ang magagandang mga modelo natin na naglalakad sa catwalk sa pinakamagandang venue sa Mexico. At nagagandahan lahat sa ating mga designs. Oh lala, siguro kailangan nating maghanap ng magagandang modelo. Mga bata dapat para may class ang ating show. Tutulungan kita na maghanap. May mga agency na makapagbibigay sa atin ng mga eleganteng modelo na may magagandang personalidad. Maraming professional na mga modelo sa Mexico ang pinakamahuhusay sa buong mundo. Mahusay, Magnolia. Gagawin nating engrande at maganda ang lahat. Makikita mo yan. Ay. Buisit na babaeng yun! Hindi ko siya makumbinse! Hindi ko siya maisama rito! Ayaw niya! Minahon kayo, Mamalvina. Pakiusap po. Minahon kayo. Kailangang madala ko siya rito. Gagawin ko yun. Sa lalong madaling panahon. Ang kwartong ito ang magiging katapusan ng tinderang yon! Huminahon kayo. Huwag kayong maingay. Baka marinig kayo ni Sir Jorge Luis. Pakiusap po. Si Jorge Luis, siya lang ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Kung pumayag lang sana siya sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya, wala na sana ang tinderang yon sa buhay namin ngayon. Nasa amin na sana ngayon ang lahat ng kayamanan ni Santiago. Kasalanan niya kaya nangyari ito! Ah! Kontrolin mo ang sarili mo. Maghintay lang kayo. Sigurado mapapasa kamay niyo rin ang babaeng yun. Kailangan ko siya makuha at madala rito. Kung hindi, ako masisiraan ng bait. Hindi ako papayag na mangyari yun! Blanca Navidad, vuelve con horas de... Pag-uwi ni Rosario, makakatikim talaga siya. Humanda siya sa akin. Pasensya ka na kung nakikialam ako, Mechi. Pero nung nagpasya ka tungkol sa ginawa mo, hindi ka humingi ng permiso kahit kanino. At wala rin namang pumigil sa'yo. Ginawa ko yun para sa kanila, Candy. Para sa mga kapatid ko. Para mabigay kong kailangan nila. Nandito na ako, Mechi. Bakit ngayon ka lang, ha? Huwag mo na akong pagalitan, Mechi. May kasama ako. Ah, Ricardo, kumusta ka? Ayos lang, salamat. Sandali, Ricardo. May seryosong bagay tayong pag-uusapan, ha? Sige, makikinig ako sa'yo. Sabihin mo nga sa akin kung anong intensyon mo sa kapatid ko. Mechi, huwag ka na nga makialam. Sabihin mo sa akin, Ricardo, ha? Anong binabalak mo kay Rosario? Hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin. Siyempre, naiintindihan kong sinasabi mo. Alam mo, hinahanap talaga ng mga lalaki yung mga bata, maganda at walang alam sa buhay para malaman kung uubrang kalokohan nila. Bakit hindi muna kayo maupo para makapag-usap na mahinahon? Mechi, magiging tapat ako sa sasabihin ko na natutuwa ako kay Rosario. Mm-hmm. Ano? Anong ibig mo sabihin doon? Natutuwa sa mabuting paraan. Anong intensyon mo sa kanya, Ricardo? Gusto ko lang na maging magkaibigan kami. Mechi, wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Pwede akong pumili ng kakaibiganin ko gaya mo. Teka, bakit nga ba ngayon lang kayo, ha? Inimbitahan ko si Rosario na magkape.
at magkwentuhan muna. Haha! Mechi, mga bata pa naman sila. May karapatan din naman sila mag-enjoy. Wala ko sinasabing hindi, no? Pero Rosario, siguraduhin mong wag lang kayong lalagpas doon. Dapat hindi kayo lumagpas dahil pagsisisihan nyo, ha? Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia.